Hi guys, welcome back. So for today's video guys, bigyan tayo ng pagkakataon guys para dun sa bagong Aerox version 2 in 2021. So pupunta natin sa ngayon dun sa barkada ko. So magkakaroon tayo ng short review. So excited na rin ako guys, kasi nung naaninagan ko siya kahapon sa daan, ganda niya guys. So ayan, tahan natin ngayon. Ayun na, yung mayaman namin tropa. So hi guys, welcome back. So ito yung Aerox natin na marireview ngayon. Short review lang guys dito sa tropa natin yan, si Ronald. So, okay, tama siya. Yan, yayamanin yung tropa natin guys. So, ito guys, kunahin natin yung dito panel. So guys, yung variant nung Aerox niya is standard. So standard lang yung kinuha niya guys. So wala namang problema yun guys kung standard or ABS. Same performance naman. Bonus lang yung features na ABS guys kung talaga magiging wise ka. Syempre, na rin yun, safety. Dagdagan na rin sa pagdadrive yung safety. Pero kung siguro matagal ka na nagdadrive, wala namang problema yung ABS. Syempre, hindi naman tayo racing magmaneho. Ayun guys, yung yung panel niya. So, yung RPM niya guys, 'di ba doon sa version 1, isa lang 'yun. Ito dalawa na 'yan guys, oh. Ayun, dalawa na 'yung umaangat kaliwa kanan. So, ayun 'yung makikita niyo sa bago niyang panel, din 'yung oras. Ito 'yung sa yung switch. Ito 'yung switch niya guys. Ito. Pareho sa NMAX din ng version 2. Kung napanood niyo 'yung ko doon guys. Pipindutin nyo lang guys. Ayun, lalabas. Trip 1, trip 2. Eko. Yan yung 37. Kaka-release lang na ito kahapon guys. Sa motor trade. 115 yung kuha niya guys. Then, siya na yung magpaparehistro para mas mabilis. Ayun yung oil. Yan yung B-belt. Hold natin guys. Mag-iba yung brightness. Ayan. Tapos hold. Ayan. So, maliwa ng konti. Tapos hold lang. Ayan, okay na. Nakaset na siya. Then ito guys yung high beam. Ayan, hello. Yung high beam.
Tapos ito yung ano niya, guys, may hazard na rin siya. Tsaka yung ano niya pala, guys, switch niya, hindi na siya nakadikit dito sa ano. Di ba dahil nakadikit yun? Ito, nakahiwalay na, guys. Ito, nakahiwalay na siya yung mismo switch niya. Mas maganda na tignan. Ito. Tapos ito yung hazard. Tapos yung switch niya. Same pa rin. Dun sa katulad na siya ng NMAX. High beam. Ito yung busina. Ayun lang, ang cute. Tapos ito, guys, yung windshield niya, same pa din naman. Yung side mirror, same pa din. Tapos yung looks niya dito sa harap. Yes. Ayun yung nagpaganda talaga, guys, yung looks niya. Ayun lang. Parang mas aggressive na tignan. Ayun, guys, this brake, yung ABS sensor. So, mas mapapansin niyo, mas maliit na tong gulong, guys. Naka-low profile na to, guys, eh. Medyo mayaman lang talaga may-ari. Ayun, guys. Ganda, guys. Lapat na lapat paan nyo talaga dito. Kahit naka-center stand yun, guys. Abot na yung sigurado. Tapos, itong air filter. Pang NMAX version to na to, guys. Kung di ako nagkakamali. At ito. Ang cover ng crankcase pang ano to. Pang NMAX sigurado. Then, dito, guys. Nagpalit na rin siya ng shock. Chayo to, eh. Chayo yung brand na ito. So, mas bumaba talaga to. Then yung gulong niya sa harap na ang original na gulong kasi nito, guys, yung sa harap yung 110 by 80 by 14, ito yung sa harap niya, nilagay niya sa likod. Then yung sa likod talaga nito 140 by 80 by 14 yung sa likod talaga niyan. Then so maya mapakita ko sa inyo ano kung titingkahin pa ba ako. So, hindi naman ako sa katangkaran, guys, kasi ito yung likodan niya. Kasi ito, guys, oh. Ang ganda na nung ano niya. Taillight niya mas lumait ng konti. Mas aggressive talaga tignan, guys. Tsaka yung pagka-red niya, buhay na buhay. Dati ayoko sa red, eh. Pero itong ganda ng pagka-red niya. Kasi ito, drum brake pa rin, guys. Siguro ay na lang yung sanang in-upgrade nila. Sana naka-disc brake na. Guys, yung radiator cover, binago na to. Hindi na ito yung dati niya, guys. So, nag-iba na yung design. Kasi itong pipe, stock lang to, guys, pero pinaka-ratlock na. So, mas maganda na tignan niya, ang ganda ng dating niya. So, mamaya siguro nakalit. Gold bolts na to, guys. Set na gold bolts niyan. Sayang hindi natin nabutan. Pero ang set ng gold bolts niyan, guys, hindi ako nagkakamali. Baka nasa 5 to 6K lang yan. Kung magpapakabit kayo, guys. Ito, yung fuel tank pala mo, guys. Ito, mas lumaki na to kasi dati 4.5 liters lang yan. Ngayon, ano yan, 5.5 liters na. Parang feeling ko kapos pa rin yung 5.5. Pero pwede na rin. Yan. Kasi yung dati 4.5 liters lang, ito 5.5 na. Siguro pwede na 7 liters or 6. Tapos ito yung may charger port na rin dito yung mga sir, 12 volts, ayan. Bibili lang kayo ng ano para pag nalobat yung mga cellphone nyo, guys. Di push lang yun, guys, pupush nyo lang kasi ito yung sa kanya seat, pipintin nyo lang din. Ayan. Tapos fuel, angat na lambo to kasi ito, guys, pala yung upuan. Ano na to, ito yung gusto ko dito, yung upuan, ang ganda ng ano niya, cover. Pero tabas na to, guys, ng konti. Pinabasa na siya ng konti rito. Buksan natin. Clean log, guys. Ito, guys. Buka natin yung half face, guys. Pero sigurado yung full face, hindi ka kasha rito, eh. Yan. Yes. Mukhang kasha yung half face sa isang notched. Ayun, pasok. Y-Connect, guys, na bagong feature, pinakabagong features na ito ni Yamaha Aerox. Ayan, dito siya, guys. Meron din naman sa manual, pero dito yung parang pinaka-shortcut niya. Kung i-connect niya na siya rin sa cellphone niya. So, isa yung sa pinakamahangas dito. Spin tools. Isa natin. Baka malabong manakaw tong Aerox, guys. Dahil dun sa ano, bagong features niya. So, guys, ano, ito yung i-scan nyo lang tong code na to, guys, kapag na-download nyo na yung
apps nung Yamaha is kanya to. So bawat unit may sariling ganyan. Scan nyo lang yun guys. Buka natin i-scan na guys. Sa tropa natin. Yung Yamaha application. Scan CEU or code. Ano boss yung ano guys? Paanin po ako lang. Ayan guys. I-pair lang natin. Ayan, pair. Once na nakita niya na yung QR code, prepare niya lang mo. After nun, tumin mo. Yan, connected na siya. Connected na guys. Mabilis lang pala guys. Kailangan naka-on yung ano. Naka-on yung makina kailangan natin. Kailangan naka-on yung makina. Bilis next lang. Lang natin. Next. 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 Next lang. At makikita natin kung ano yung nasa mismong gauge niya. Gauge napaka masarap. Connected yung ano. Ayun oh. 58 ayun oh, 58 kilometer. So pareho lang guys. 58 din. Ayun oh, same na same sila. Guys, so ayan, nag-under maintenance yung app. Kaya hindi siya magamit nito. So, kaya pala delay. Yung makikita nyo rito sa ano guys, sa white light, yung kung ano yung dito sa panel gauge. So example yung gas, yung kung kailan kami change oil, yung history ng ano mo, kung saan ka nagpa-park, so madedetect mo siya. Then yung example may call, may tumatawag sa'yo, may magnanotic din dyan or magte-text guys, may magnanotic dyan sa panel gauge mo. So advanced talaga. O yung RPA makikita nyo rin dun sa apps ng white wipenic ni Yamaha. So ngayon kasi naka-maintenance siya. Tignan din natin guys kapag ka ano yung tiptoe pa ba ako dito. Kamay ko guys 5-5. Abot na abot. Guys, iba na yung ano niya eh. Dati kasi yung sa Aerox, yung nagtatry ako ron sa isang barkada, yung dito niya, ano, tumatama na yun. Tumatama agad yun. So, ano pa lang ako nun ah, medyo maliit pa ako. Pero halos tumama na yung tuhod ko. Pero dito guys, ang lawak nyo. Layo na yung diferensya. Ano ito? Ito, bro. Ito, sir. Ano? Mga sir. 5.7 yung magta-try para may idea kayo. 5.7 siya. So makikita nyo kung tipto ba siya. Sigurado hindi yun, di ba? Sakto lang yung pagka-low profile niya guys. Hindi masyadong babang-baba. Diba? 5.7 yan guys. Kaya kung 5.7 kayo or 5.5 ako, 5.7 sigurado abot nyo yan guys, kahit siguro 5.4 kung nag low profile kayo ng konti. Okay, testing natin guys. Done. Testing muna natin guys. Sobrang aggressive yung throttle na guys. Konting ano wala, parang maangat pa guys. Lakas ka ngayon power. Lakas. So ngayon guys, BBA yan. Pag na-reach mo yung mga 60 km tapos 5,000 RPM kung di ako nagkakamali, lalabas yung BBA dyan sa panel gauge. So more power yung may bibigay sa yun ng unit. Tsaka mas smooth talaga. Kumbaga parang may turbo eh. So sigurado guys, sa mga mahilig sa medyo mabibilis, para sa inyo talaga yan. Lakas guys, kung matitesting nyo, konting piga lang, bibigyan ka na kaagad yun. Kasi hindi ka mabibitin talaga sa overtake. Sa locks naman, para sa akin, mas okay yan. Kasi yung version 1 talaga nyan, hindi ko trip. Ayoko talaga ng version 1 yung locks nyan. Pero ngayon,
nagandaan na ako. Ganda nung ano niya. Lalo yung, siguro yung red para sa akin yung pinakamaganda. Kasi buhay na buhay. Ferrari red yung pagkaano niya. So buhay na buhay siya eh. So price pa lang yung guys, 115. Then, in-drop ako na nga siya na yung bahala magparehistro para mas mabilis.